Alas 4 pa lang ng madaling araw pero buhay na buhay at masiglang simbahan sa pagsisimula ng Misa de Gallo. Dito sa Baclaran Church, kinakapkapan at binubusisi ang gamit ng lahat ng pumapasok para masigurong walang gulo, wala namang umalma at maayos na nairaos ang Misa. Pagsisi at magpapalaga dahil Pasko na. Karamihan sa mga nagsimba, balak daw kumpletuin ang siyam na araw ng Misa de Gallo dahil may kanya-kanyang hiling. Sana gumaba pa ang buhay natin. Mamanata po ko. Yung gumaling sana yung anak ko na may sakit. Pagkatapos ng Misa de Gallo, diretso na ang mga nagsimba sa bilihan ng puto bumbong at bibingka. Kaya ang dating mga magpuprutas, palit muna ng paninda. Siyempre, kung ano yung in, puto bumbong, bibingka. Pero kasabay ng pagsisimula ng simbang gabi, hindi na pwedeng lumampas sa itinakdang linya ng MMDA ang mga vendor sa Baclaran Church. Tatagal ito hanggang sa Enero asa is. Ganito po, pag ganito, magpapasko, kung makikita nyo itong tinatayo na puno po ito ng vendors. Saka wala sa ayos ang nirereklamo ng mga tao, hindi sila makadaan, at the same time mga sasakyan, talagang wala pong madaanan. May ID system na at may uniforming apron ng mga lehitimong tindero sa paligid ng simbahan. Matagal na rin dito, mga 1980s, pero from the beginning, ngayon lang kami nakaroon ng ID system sa pagtitinda. Wala kami talaga kung saan kami lugar na magtitinda. Kung naandyan na sila, tatakbo kami. Pag wala, balik kami. Ganon. Ngayon, at least panatag loob namin, nakakapagtinda kami ng maayos, nakakapag-ayos. Kapag epektibo ang sistema, ay posibleng ituloy-tuloy na ang pagpapatupad nito. Lynn Olivarian, News 5.